Hi guys, so sa ngayon dapat nagawa na natin yung tatlong pieces na kailangan natin bilang features ni Pooh Bear. So tuturo ko sa inyo kung paano siya lalagyan ng nozzle part at paano ikabit yung dalawang ears na nagawa na natin. So yan ang susunod natin gagawin. Okay, para sa nose part, yung pagagayin natin, kuha na tayo ng needle, tapestry needle, kuha tayo ng black na mercerized cotton thread. Maglalagay lang tayo ng thread sa needle. Mag-start na tayong manahe. Bubuhulin lang natin yung dulo niya. And pwede na tayo mag-form ng nose or nozzle part. Pwede natin yung needle natin. And then we're gonna start yung paggawa ng nozzle part. Tusok natin dito sa center bottom part. Lagay natin dito yung yarn. Then, magagawa na tayo ng shape na triangle na nakabaliktad. Minsan mas maganda kung meron na rin slanted dun sa kabilang part. Para alam na natin na yun yung shape na gagawin natin. And then i-fill na lang natin yung triangle. Gagawin natin para sa nostril part ni Pooh Bear. Up until ma-acquire natin yung shaping. So, kailangan ko ulit maglagay ng another set of thread to fill yung mga yon, yung mga spaces. Then, tuturo ko sa inyo yung susunod na gagawin. Okay guys, so papatuloy na natin yung paggawa natin. So nakagawa na ako ng embroidered nozzle part for yung Pooh, yung pinaka ilong niya. So ngayon, hahanapin natin yung spot kung saan natin siya ilalagay. So make sure lang na yung handle part ay nasa tamang posisyon. And hahanap tayo kung malalaman natin kung nasa likod yun dahil meron siyang line. So, dun tayo sa harap, maglalagay ng nose. So, itong nose na to, itatahi natin dun sa pangatlong line. And the third line, mula dun sa red part. So, pwede ka rin maglagay ng aspile kung gusto mo para hindi siya gumagalaw. Pero itatahi ko na siya. So lusot lang natin yung end or yung tail sa ating needle. Tapos pwede na tayo mag-start magtahi. So ganito ko siya tinatahi. Kukuha ko ng konti sa base part. Tapos dun sa pinaka-nose. So, para dito sa nostril part, kailangan natin ng fiber fill para malagyan natin yung pinakaloob niya ng fiber fill. Bago natin siya isara, lalagyan natin siya sa loob. So, ganyan ang gagawin natin all around.
And bago magsara, sasamahan ko kayo. Okay, so natahi ko na yung mula dito hanggang dito. So, lalagyan natin siya sa, ng fiber fill sa loob para ma-emboss yung nguso niya. So, kukuha lang tayo ng fiber fill. Ilalagay natin yung sa pinaka-nose niya. Tapos, tatahiin natin yung gap, yung hole. So, inilagay natin, catch natin yung part na yun ng nose. Pinuno kayong ilong para malaman kayong proportion niya. Close lang natin to, catching some stitches from the base and the nose. Make it as neat as you can kasi yun yung secret sa paggawa ng ami, making it as neat as you can and being proportioned. Pero may problem ako means madalas sa proportion, so try my best to make it proportion. So, pag na-close na natin yung pinaka-hole niya, i-fasten off na natin tong thread. So, what you can do is, pwede natin ipasok sa loob yung needle natin para matago natin yung thread ay yung tail. Tapos, pwede natin ilusot dito sa stitches. And then, hala na natin i-cut. Okay? Okay, guys. So, yung susunod natin gagawin ay tatahi na rin natin yung pinaka-tega niya. So, meron akong tumbler dito. Papasok ko siya sa loob ng ating tumbler holder. Tapos, kukunin ko yung isang ear. Yung tail, ilalagay ko siya sa middle natin. So, ito yung pinaka-unang ear. So, since meron siyang tumbler sa loob, madali na lang natin matahi. So, i-curve natin yung pinaka-ears niya. Curve natin siya habang tinatahi. So, parang yung nose lang, ika-catch natin yung stitch sa pinaka-base at yung stitch na yon sa pinaka-earpiece. So, i-curve natin siya para magkaroon siya ng ganong klaseng shaping. So, tatahiin mo lang siya. Making sure nakakatch mo yung pinaka stitch ng base at stitch ng ears. Tapos sa likod, ganun din ang gagawin natin. I hope you can see clearly, guys. So, pag nakaabot tayo sa likod, i-curve pa rin natin siya habang tinatahi. Okay? So, ganyan lang din yung gagawin natin sa kabilang ears. Nilagay ko yung tumbler holder para sa akin kasi mas proportion siya pag may tumbler sa loob. Although, mas mahirap siyang gawin. Pero, sanayan na lang. So, yan. Tatahiin na lang natin yung isa, making sure na proportion siya. Okay, guys? Okay, guys. So, susunod natin gagawin ay yung smile part niya. So, kuha tayo ng moisturized cotton thread and lagyan natin sa tapestry nito. Tapos, hahanapin natin kung saan natin lalagyan yung smile. So, since yung nose ay nandito, maglalagay ako ng line dito. So, papasok ko siya dun sa hole.
Kaya tayo ng maiksing line. Sip natin siya dito sa ginawa nating knot. Tapos, ilalagay natin siya sa gitna ng line na yan. Mag-perform tayo ng smile. Siyempre kailangan proportion siya. So, yan yung pinaka-smile niya. So, nananagawa natin yung smile niya. Yung thread natin, ibubuhol natin sa loob. Kahit buhol natin ng 2 times. Discut na lang natin. So, ngayon, maglalagay naman tayo ng mata niya. So, meron ako dito dalawang botones na black. So, ilalagay natin siya dito. So, kukuha lang tayo ng thread. Dito mas maliit na needle. And, sewing thread. Okay guys, so ilalagay na natin yung mata ni Boo Bear. So, meron ako dito mas maliit na needle. Ayan, binuhol ko na siya. So, kuhanin lang natin tong button natin. Nasa likod yung butas niya. Kaya, ilalagay lang natin yung thread natin sa loob. Tapos, hahanapin natin kung saan natin siya lalagay. So, malapit siya sa nose. So, dito natin siya ilalagay. Latayin lang natin siya ng ilang beses para maging matibay siya. Siguro 4 to 5 times para hindi madaling matanggal. Then, yun din ang gagawin natin sa kabila. Siguraduhin lang natin na proportion siya dito sa una nating tinahi. Okay? Tapos, ibubuhol natin siya. Tapos, i-hide natin yung pinaka tahi niya. Okay? Okay, so yun yung gagawin natin sa kabilang eye. So, yan guys. Natapos na natin gawin itong Pooh-inspired Tumbler holder. Pag nilagay mo yung tumbler sa loob, ganyan na nagiging itsura niya. Medyo malaki yung ears, so pwede natin bawasan ng isang round yung ears niya. So, maglalagay ako ng picture sa huling part ng video. Minsan pala, pwede mo rin siyang lagyan ng arms and feet. Pero ayan siya.
So that is the end of our tutorial. Sana nagustuhan yung gawin siya as much as na-enjoy ko ituro siya sa inyo. So happy crochet, everyone!